Ano kaya steps? Imagine mo, no, sinayawan lang natin yung ibang teams sa M-Series. Sa'yo, cha-cha-cha-cha lang, tinikling-tinikling lang. Oh, alam mo naman, pag nasa Pilipinas ka, marami talagang nananalo sa sayaw. Ayan na, pasok na tayo sa ating second game of this Best of 3 Series. Blue side naman para sa Minano Evos and red side para sa Philippines. Kakasabi lang natin na nagpapanito si Kyle. Tinanggal na agad. Sabi ng Minano, uy, nagpapanito. Oo nga pala, nagpapanito si Kyle. Yung dance step na yun, ano ha, saglitan lang natin ginawa, pero ano pala yun, foreshadowing. Oh, foreshadowing. Grabe naman. By the way, open ng Fredrin, open ng Arlott. May open din ng Angela. Ang daming problema dito ng Minana Evos kasi isa lang ang makukuha nila. So, may makukuha dito ang AP brand either way. I think the safer route is to go for the Arlott. If kunin ng AP brand dito yung Angela, they can't take it with the Valentina. Kasi they'd have to give out the Fredrin. So, either way, yung Valentina, mauuwi pa rin sa kamay ng Minana Evos. So I think, again, Arlott is the safest bet. Yeah, let's see if it's going to be the Arlott. The Florin as well is open. Pero mukhang Angela ang kanilang magiging choice here. Arlott Val. Parang ano, no? Comfort over ano na talaga ngayon ng Minana Evos. Actually, may Faramis pala si Pio, no? Faramis sa Fredrin. Ano kaya? Lilia kaya ni Lancy naman this time para may ano, no? Onting... Pwede. Agro kung magaganon man si Kapitan. Pero kasi open din yung ano pa niya, yung mga Eternal Guard at lahat. Favorite niyang deck sana, no? Ang dami nang open this time around. No? Parang Matilda at Nolan, Matic, hindi mo na malalaro yan, eh. Pero this time, ang dami mong pwedeng choices. Pwede ngang AP Brent pa yung mag-Florin, eh. Actually, ay, naku. Ay! Pag sila yun, medyo ano yun, ha? No, hindi ko sa Brent. Arlott, Promise, Vex. Let's see kung ano nga ba magiging pick dito ng AP Brent. And it's going to be the Arlott. Hindi na naman makakahawak ng Arlott si Kirk. Yeah. Faramis Baxia, probably. Faramis Martis. For Minana Evos, Faramis Akai, baka maging same three pick side dito for game number 2. Back siya over Akai. What? Wait, may Exburg na? Ayan na yun, boss. Florina. May Exburg. Pero the double sustain is real na para sa Minana Evos. Florin Angela. Angela mid, Florin Rome. Kung hindi ka pa mahil, ewan ko na. Wait, at least nandito sa kanila yung Angela CC, pero yung Exburg open pa talaga eh. May Exburg, may Val. Val I think is good kasi kapag kinuha mo yung Bloom, ang laki ng hill na. Let's see if the Valentino will be the choice here for AP Bren. The Faramis is still open kung gusto nilang kunin ito. Pero as Midnight said, the Valentina might just be the biggest pick here dahil nga napakalaki ng pag-agaw doon sa Bloom. Yeah. Interesting. Nilabas muna si M5 Brody. Interesting. Ngayon na lang natin, actually today, ngayon na lang yata natin nakita si Brody. Oo. Feeling ko ano na to, nadaan na sa recommendation, sabi ni Marco, Coach Brody ako. Ganun lang simple, Coach Brody. Ako na to eh. Ay nako, yun. Sinagaling back siya. Oo, maganda na sana yung Angela back siya. Tapos Sisi. I think AP Brand will also ban out the Akai. Pwersa nila yung Martis mula dito sa jungle na Minana Evos. Kazen has played it once. Wait, twice ata. Last week yung isa. But then again, there's a Brody and Arlott on the side of AP Brand. These two heroes, hindi naman masama yung matchup, pero okay lang din sa dalawang heroes ng AP Brand na Martis na lumabas dito. Kasi yung stacks nung Brody, especially with the Torn Apart Memory, napakadali lang patay ng Martis. And also the displacement factor from the Arlott. And speaking of displacement, yung Ruby, winningest Ruby pala ata si Ogwen. Looking at that record, it's 9-2. Dalawang beses pa lamang natalo ang Ruby ni Ogwen. And pwede pa sila magtanggal ng isang hero against Minana Evos right now. We are still looking for a potential gold laner at pati na rin jungler. Kung ano man ang pipiliin ngayon dito ni... Ito, iba na yung kwento nito kasi sa second phase na pipili si Doming ng hero niya, alam na niya agad yung katapat eh. Pero, and ang dami niyang alala eh kung tutuusin dahil may Florin and Angela. Pero parang, ang pinaka parang pagsubok for me now, yung jungle talaga na kukuhain ng Minana eh. If not the Martis na binabanggit dito... At si Akai? Kasi parang puro magic na rin ang meron ngayon so Minana so far eh.
So parang inisip ko kanina, ay walang Ruby, okay na rin sana yung Guinevere, pero parang sobrang ano na. Oo. Sobrang hirap na nung ganoong kalasing lineup for them. Nabanggit na nga ni Midnight ang Akai, yun na nga ba ang kukunin ng Minana Evos? Pero what if mag-overthink ako dito tapos sa ginawang Predrin XP tapos kinuha yung Akai? May ano ah, may Odette possibility dito for ano ah, for AP Bread. Odette, Paramis. I would say Navaria kasi may heal. Mm-hmm. Odette, Paramis, Val. The Valentina is still open kung gusto nga itong kunin ng AP Bren. Pero kung titignan natin ang kanilang lineup, parang naghahanap pa nga talaga sila ng magic damage. As you said, Odette could be a choice here kung sakaling ang kukunin ito ng AP Bren. Ang tanong, ilalock in na ba nila o may kukunin pa silang iba? Flex pick pa rin kasi yung Arlott eh. Yeah. Saka yung Vexana available din siya. Oh my! Oh, yan na. Odette? Nani? Nako, Midnight, take it away. Bakit no ang naririnig ko? No. Okay, first of all, rookie of Harit sa Brody sa leading stage. And it's hard playing Harit with the Zaman Force against the Odette. Yeah. Kailangan may dumisplace dito kay Few. They do have the Akai for that though. Pero problema kasi hindi nila kita yung last pick. I think Kaja... pwede pa yung pick yung Kaja. Tatawa na po ako kapag kami nakita yung Digi ng AP Bread. Kaso, sila na yung gumamit, no? Kung sila na yung gumamit nun, ang laking development at or pagbabago nun sa season na to. Sabi nga nila, you either die as a hero or live long enough to see yourself as the Digi user. Digi user! Ni AP Bread. Mukhang hindi naman pa ganong kahaba ang kanilang buhay para makitang Digi na ang kanilang ginagamit. It's going to be the Minotaur pick para kay Ogwen at i-flex nila ang isang Arlott papunta kay Pando. And this is still game number 2. May chance pa din ang Minana Evos para patagilin ang serye na to by securing a win in game 2. At I think this is a very rare composition na pinapanood natin ngayon. A double sustain lineup from the Fighting Healers themselves. Yeah. I mean, we've seen this before with Florin and Faramis. Medyo naiba lang yung synergy this time around. But my biggest concern here for Minana Evos is yung dalawang side lane. It's Brody versus Harith. Brody already likes that lane. Tapos yung CC na power pick sana ng Minana Evos is up against the Arlott na alam naman natin na kaya i-sustain ni Arlott. Minsan nga, kapag sobrang galing yung Arlott user, lumalamang pa sa versus the CC. Tignan natin kung ano nga bang mangyayari. Mapapatagal pa ba ang seryeng ito with Minana Evos securing a victory? O tatapusin na ba ng AP Brent to secure their 3 clean points by a game 2 win? Ngayon, makikita natin sa ating early game, sino nga ba ang makakalamang dito? So, ang kailangan nating makita talaga na ulitin ng AP Bren yung kung anong pwede nilang gawing aggression in the early game considering nga yung advantages na meron sila when it comes to the laning phase apart from siguro yung XP na medyo makikipagsabayan. But of course, as well, yung mga makikita natin na pokes o mga tumatalbog-talbog nga lang na damage pero grabe si... Eto ah, naisip ko kanina, ang ating game 1 MVP, parang ano na naman, tatanungin na naman natin, anong klase nga baka ang meron sa kanya today? Kung well done ba? Kasi diba ganoon din siya nung mga previous weeks na ginagamit niya. May iba't iba siyang ano bang luto doon. Diba parang pag pumunta ka sa Samgyupsal, mga si Ogwen, ang ibibigay niya sa either may B1, may B2. Ngayon kasi, tignan na, ang healer type B2, yung tank type B1. Siya, ano siya? B1.5. B1.5 para gitna. Tignan natin kung ano nga ba ang masarap na niluluto ngayon ni Ogwen this time around. 30 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang pagong ng larong ito at si Kyle Casey ay nahuli. Grabe, inabangan at nakita siya doon agad. So kahit na dalawang healers ang nandito, sumapat para patumbahin ang jungler ng AP Bren. Ayan ang literal na fighting healers. Okay, kanina hinahanapan natin ng mali si Kyle Casey. Well, for one, that was a big mistake. Dashing into an Akai. Although, hindi naman niya alam. Hindi siya informed. Na may nag-aabang. Hindi siya informed. Hindi siya na abisuhan na, boss, may ano dyan, may panda dyan. Na naghihintay kang ipitin, yayakapi ka sa pader. And this point, no, ang sakit din pala ng Angel lang naka-impure rage na ganun kaaga. Fighting healers talaga ang pinakita nila dun. Ah. Pero hindi na nahuli ang AP Bren sa pagpunta pa rin dito sa Turtle. Sila pa rin yata ang makakasecure this time ng unang objective natin. So, matapatanong tayo, saan nagpunta ang Minana during that time? Saan nga ba sila nagpunta? Anong trinade nila dun? Honestly, I think hindi na rin nila...
pinilit kasi na ano din nagamit din yung heavy spin. Kasi pag nagpakita yung Arlott doon, may ang kinaganda kasi ng Arlott, kaya niyang i-reset yung turtle ng sarili niya. Ipa-final slash lang palayo yung jungle. Tapos pag sumobra ng lakad yung turtle, wala na, reset na. And aabot yung Fredrin. So ito nag-efficient play na lang. Nag-efficiency na lang yung Minana Evo's clearing the waves, taking some greens para makapag-reset sila and prepare for the scale up papunta mid-game. Dito natin makikita no, yung talino na meron ang Minana Evo's. And for Kyle TZ, alam ko na nerf na yun eh, nabawal na ipagsabay, pero parang nagagawan pa rin yun ng paraan kahit papano. What mean? Yung orange saka yung green camp na yun. Kumbaga parang nung patapos na tsaka niya nilipat yung aggro. Oo, ano naman, pwede mong i-take yung green tapos pag mag-dash ka nang tatamaan mo yung green papunod sa orange. By the way, importante itong ginagawa ng ano ng Minana Evo's na nabibigyan ng crab si Doming. Lumamang sa gold si Doming dito over Super Marco kasi yung crab advantage nasa sa side nila dahil nga sa ginawang rotation ng Minana Evo's earlier. But now, AP Brent, they do have some rotations being done on the gold lane as well. Pero grabe yung prayo ng Minana Evo's. Alam nila, ito yung pwede nilang butasan. Oh, sabi kasi kanina, medyo malulugi yata o mahihirapan ang Harith. So, alalayan yata talaga ngayon si Doming na tama nga naman nung binalikan natin yung gold na nakuha na so far. Siya pa rin ang leading kontra kay Super Marco. So, kahit papano, I think na mamanage naman ng Minana yung gold lane nila in that regard. Yeah. And very important to kasi ito yung hero na magagamit nila for the team fight even though again may audit problem pa sila. But the thing about the Harith and Brody matchup is ang laki lang ng problema mo sa laning stage. Pagdating ng mid to late game team fights, yung composite yung trabaho mo sa comp for both sides is mas lamang yung Harith kasi hindi niya kailangan pansinin masyado yung Brody kasi kapag hindi tina-target ni Super Marco si Doming dito, hindi siya kayang i-burstone ng Torn Apart Memory. At parang sobrang safe ng laro ng Minana Evo's dito, no? Wala masyadong risks at hindi masyado nagpapakita. This time around, parang pipilitin nga lang ata mag-retry AP Bren. They will be securing their second turtle of the game. Pero feeling ko ang win condition dito ng Minana Evo's ay talagang pabagalin ang laro. Boy, Florin na yung nahawakan nila this time eh. Parang napapanood na natin maski kahapon na kapag ka nasa late game, nasa kanila yung Florin. Well, if not yung Rafaela na ang hirap din habulin dahil additional movement speed. Well, actually meron din in the form of yung Angela pala. Oo. So pagka nagamit nila sa crucial dito na player nila, hindi na basta-basta mapapadali for ibibre na habulin siya. And looking forward to this big sustain lineup. Mamaya pa lamang mga 12-13 minutes, magkikick in na naman yung late game healing at meron pang sinabay na Angela. Nag-expect na ako ng maraming oracle dito, yung mga second, third item pa lang, rekta oracle na. Yeah. Ang worry mo lang talaga dito is yung ano, yung Odette. Ang laking problema ng Odette for Minana Evo's. Oh, Kyle TZ is rushing an oracle, I think. Uy. Para doon sa sustain na makukuha niya mula kay Ogre. By the way, naka-support emblem si Kyle TZ. He's done it twice now. First game, naka-support emblem. For the cooldown reduction and yung healing effect. Ayun yung oracle. So amplified yung heal na makukuha niya kay Ogwen. Also, that goes with the yung heal na nakukuha niya from his spells and yung flask of the oasis. And as far as I know, because of the cooldown reduction na nakukuha niya sa support emblem, ito yung literal pag nalapitan ka, wala nang kawala. Ahahatid ka pa niya kasi may bubble speed pa yan. Oh my God. Ang bilis tumakbo nito ngayon and maski yung pagpa-prioritize dito ni Few dun sa Durance, talagang ano eh, maagang attempt na sagutin at nakikita naman natin kung paanong hinahawakan or minamanage talaga na maigi ng AP Bren yung lead na meron sila this time pero mukhang tinry yatang i-dive doon si Doming. Maganda nga lang ang naging alalay sa kanya ng both Florin as well as si Angela pero literal na sa lubong from Few. Nasabi nga natin ay naka-first item Durance so nang bigla naman ngayon itong si Kapitan. To be fair, ito naman yung kinagandaan ng Florin. No? Kapag na-pop na yung Bloom, meron kang 2 seconds na walang effect yung mga anti-heal. That goes first before the actual heal. So malaki pa rin naman yung makukuha dito na heal ni, kung sino man yung papatungan ni Lancey and of course yung ma-heal mula doon sa ultimate mismo ni Florin. But, kita natin yung damage output of you kanina. By the way, one item pa lang yan. Oh, mamaya, mas lalo pa tong sasakit. And this will be the third turtle of the game. Na libre na namang makukuha ng AP Bren as we approach the 7-minute mark kung saan isang kill pa lang ang ating nakikita sa larong ito. Tsaka yung minion na yung kumuha nung tore dun sa bot. Napakaganda nung naging pag-angat ulit ng AP Bren. And hindi lang pala tore sa baba ang kanilang makuha dahil maski yung sambid yata ay masesecure na Appraiser's Wrath. Kahit papaano naman ay makunat-kunat na rin dito si Kirk. Pero ito, with 3 consecutive turtles na nasa side ng AP Bren,
lungturi na rin ang nakuha nila. At dahil dyan, meron na silang 2K Gold Date, AP Brand slowly but surely taking over the map. Ano bang hinihintay? If you're Minana Evos, anong aantayin natin dito bago natin sabihin na, tara na, gina natin to. Honestly, I think yung 3 items ng Harith, yung Starloom, Feather, pati yung Holy Crystal, just to make sure na meron kang enough damage whenever you go for a teamfight, and may burst damage during the Akai pin. Pero ang masakit din dito kasi is habang nag-scale up ka, it does the same thing for AP Bren. Ito na ata yung pinakakalmadong bro din nakita ko sa buong buhay ko. Ano lang talaga, Tore lang yung kalaban. Ito yung super macro playstyle na hindi masyado nagmamadali. Ang nakinaganda naman ni kay Brody is early to mid game marksman siya, but he does scale well into the late game because of the burst damage coming out from the Thorn Apart Memory and yung stacks din sa kanya. Parang yung trabaho nga niya, hindi yung typical na, ah, okay, iwas tayo. Ayun, tinga mo, Tore lang titirahin yan. Minion muna. Saktong trabaho muna ang gagawin. Pero, wow, the respect flicker coming in from view. Mukhang nire-respeto din pala ng AP Bren yung pwedeng gawin sa kanila ni Kaizen. Oh, sabi mo kasi kanina din na magaling mang bait out itong si Kaizen ng mga skills using the heavy spin. Pero at that moment, kahit wala pang heavy spin, medyo napaganda yata yung kanyang pagpasok doon at panggulat kay Few. Nabawian din yung ginawang gulat ni Few doon sa bottom lane kanina. Pero ramdam mo rin yung ingat and patience ng Minana. No? Sobrang wala silang pinipilit talaga. Tamang depensa lang muna. Pero at the same time, ang AP Bren, nakakababad na sila dito sa jungle ng Minana. 9 minutes in, already an invade here. Kaizen with a heavy spin. Si Carl TZ dinala na sa bootcamp ng Minana. Uy, pero nga makunat-kunat yan. Ngayon si Kaizen pa yung nadala dito sa kampo ng AP Bren. Torn Apart Memory, sasapat ba? Hindi. Nandoon kasi ang Bloom na healing mula kay Spider Miles. Magte 10 minutes na ang ating laro. Isang kill pa lang ang ating napapanood. What a game to! Well, ito yung duality ng MPLPH. Welcome to MPLPH, where you get either 1 kill per minute or no kills per minute at all. Ay, siguro kung dinivide mo na ang 1 divided by 9. Hindi ako marunong mag-match. Minsan nga nag-e-error pa eh. Nag-e-error pa sa calculator pag luma. Kung hindi scientific yan, mahihirapan pa i-compute. Pero yun na nga, si Kaizen na taunt na ni Kyle TZ. Pero mukhang hindi pa rin nila itutuloy ang laban na to. Hindi sila makapasok. Nakakatakot kasi yung Odette. Curtain call, nagamit na rin dito ni Kirk. Pero wala naman sobrang nabawasan. Ang una to, ang ganda nung napoprovide na kahit second skill lang ni Ogwen dito sa kanya mga kasama. Pero speaking of provide, si Kaizen dito, anong mapoprovide na alalay sa kanya? Kasi siya yung tinatarget, pero mas marami yatang may ipit dito sa kanya. Kirk, si Few ang tinatarget, pero ang kunat naman dito ni Few, hindi siya basta-basta nakawawasan. Si Kaizen na yun, ang medyo nagiging low. Nakatali sila sa curtain call sa likod, pero kaya na yata nila Kyle TZ at Pando. Maging si Ogwen na dito maalalay. Grabe naman, yung tatlong makukunat, sila na lang yung humabol. Si Kaizen lang ang bumagsak sa laban na yon, and that evens out the kill score to a whopping 1-1. 10 minutes in at itutuloy pa nga ang Lord na to, AP Bren. Might just be able to secure this for free kung hindi na magko-contest ang Minana Evos. Yeah, ganun kalala yung presence ng Odette sa teamfight. And even yung CC, hindi siya makapasok. Kailangan pa siyang ultihan nung Angela. But even then, it wasn't really enough. Kayang solohin ni Few yung CC. And si Doming, hindi rin siya makaharap ng pwesto for a good Zaman Force. Kaya naman sa drone of fight na yun, na-punish ng sobra-sobra si Kaizen by standing so long in the front lines. At kailangan na nga ata talagang hanapin si Few before the fight even starts. Ba't ka tatawa dyan, Midnight? May tatlong oracle sa side ng AP Bren. Nauna pa. Sila pa nauna. So ngayon, nakikita natin na hindi na rin sila matatakot makipagbabaran sa team fight kahit na yung mga heals ay medyo pumapabor dito sa Minana in terms of yung mga heroes na meron sila. Ano to? Fighting healers versus fighting healers din. Oo, kumbaga parang nilaro ng AP Bren yung sariling laro ng Minana Evos. We talked about the meta shapers na parang laging nabibigyan si Spider Miles. Pero AP Bren, binigay na nila yung Florin at tinapatan nila ng sarili nilang version ng fighting healers. AP Bren showing everyone why they are the current world champions. Sobrang tahimik lang, pero sobrang dami nang nakuha ng AP Bren sa 11 minutes na nakakakita o nanonood tayo dito sa laban. At hindi nga yata sila magpipilit ng engage. Talagang Tore lang kung Tore ang kalaban nila, Super Marco. Marco, galit sa Tore. Oo.
Ito na, yun eh. Kapag ay, nakakita siya ng Tore. O, Tore. Tore. Oh. Bam. Bam. Tore. Tore. Mo, no hits at all. Oy, Kaizen. Pero makakahuli ba si Kaizen dito? Hindi. Napakaganda pa naman yung Fury na pansagot mula kay Ogwen. Kaya naman ngayon, nawala muli si Kaizen para sa side ng Minana. Ang AP Bren ay nandito. Kumakatok na sa base. May insang inhibitor turret pa naman para dito si Minana. Pero maski yun yata, isusunod na ng mga bees. 20 segundos para dito kay Kaizen. Makakapag-clear naman dito sa mid lane. Pero may malaking wave doon sa taas. Hindi pa binabato ni Few ang kanyang swan song pero yung final slash hindi tumama mula kay Pando. Okay, nakakuha naman doon ng magandagandang iwas yung mga membro dito ng Minana. And with that ay kahit papano'y madedepensahan yata nila yung iba pang mga paparating na waves ng AP Bren. May isa pang wave sa may mid lane. I think AP Bren would still use this kasama yung dalawang side lanes. They would clear out the side lanes right now. Probably sync it up. And then, hindi na aabot. Hindi naman sync yung top and bot. And at this point, no, parang pagka nangyari to sa'yo sa RG, hindi mo alam kung anong nangyayari. Walang kills, wala masyadong may objectives. But still, it is a very silent game. Sorry. But the gold lead coming in from AP Bren is not silent at all. Alam mo sa RG, ano pa lang to eh. 10 seconds pa lang nung game eh. May 3 kills na. Patay na mid mo, na-invade na yung jungle. Eh, magulo na. May nag-all-chat na. May nag-all-chat. Ano ba yan? May nagmamay-turn na. Oh. Usually, ang gulo na dapat ng ganitong kill score eh. Pero ang sa kanila, wala. By the way, itong Lord fight na to, sobrang hirap ito for Minana Iwas. They have to go through the Minoan Fury with the Flicker, by the way. The Swan Song with the Flicker, by the way. Oh. And, walang Flicker si Pando, pero may Final Slash. Oo. Oh. Ang hirap pumasok if you are Minana Evos. Medyo mission impossible na kung ikaw si Kaizen. Heavy spin papuntang Retri Steel. Yun siguro ang kanilang chance para makuha ang Luminous Lord na to. Uy, curtain call. Ginamit na nga rin dito ni Kirk. Kaso si Kaizen sobrang bawasan na. Fury pa nga ginagamit yung Swan Song. Appraiser Strat, naiwasan naman ni Kirk. Pero si Domeng dito sumasayaw na. Kaso si Kaizen, masesecure naman yung Lord just in time. Pero si Kaizen nag-heavy spin papalayo muna kasi iba na. Binagsak na ng AP Bren. Yung mga ultimates na meron sila. Si Kirk ang naging kapalit doon ni Kyle Tizzy. Pero other than that, out na sabi ng Minana. 1-4-1 plus the Lord. Nakalamang pa rin ang AP Bren at yung Swan Song talaga midnight. Sinabi mo na eh, pwede pa pala yung sumidestep. Yeah, and sabay pa yung ano nila, sabay pa yung pagcast nila ng Minoan Fury and Swan Song with the Flicker. Although hindi tumama yung Appraiser's Rat mula kay Kyle Tizzy kaya napatay siya nung CC with the last hit coming up from Domeng. Lord spawning in the mid lane. Di aabot si Fredrin, however. Yeah, 8 seconds din para kay Kirk. Big Lord push here mula sa AP Bren. Ang sakit naman! Nang merong damage doon si Few, napilitan na agad gumamit ng mga heals ang mga miyembro ng Minana. Pero sabi nila, wala pa yung Lord. Tatapusin na namin ito. AP Bren still takes the 2-0. Tahimik lang pero maingay na sweep ang binigay ng AP Bren with that Game 2 victory. Napakaganda at napakalinis ng playstyle na yon. May sariling version ng Fighting Healers. Pinakatahimik na laban ko yata nga napanood yun na trabaho kung trabaho lang talaga ang ginawa ng AP Bren. And yung question lang talaga na parang recurring sa utak mo is kailan ba lalaban yung Minana? Pero parang hindi natin sobrang nakikita na nag-commit yung mga members ng Minana other than Kaizen going for the initiations. Pero wala tayong nakita na all-out type or team fight talaga. Dito ko lang masasabi na mas marami pang peace pump kesa sa kill yun sa game number 2. Pero show of sportsmanship pa rin para dito sa ating two teams. Kasi minimum 5 yan. Lima yung peace bump. Kanina. Again, may panibagong 5. So, 10. 10. Oh, tapos, yung kill natin, 5 lang. Pero of course, it was still a very beautiful series mula sa Minana Evos. Palakpakan pa rin natin ang hukbo dahil sa kanilang pagsubok doon sa laban against AP Bren. Huwag naman mag-alala dahil lumalaban pa rin para sa playoff spot ang Minana. And AP Bren this time around with their own version of the Fighting Healers. Grabe, parang malakakashi yung galawan. May mga copy ninjutsu at iba pa. Kaya naman kakausapin na natin sila kasama ang ating host na si Mara Aquino, pati na rin si Hans Galeria. Congratulations to AP Bren! Let's give him a round of applause. Ogwen, since ikaw yung katabi ko, ikaw ang aking tatanungin. Last time na nagharap kayo ng Minana,
napahirapan nila kayo sa 35-minute game. But this time, it seems like you have them all figured out. So, paano nyo ba pinaghandaan ang laban nyo? Pinaghandaan po namin yung healing meta eh. Kasi nung time na may mga nagpa-practice kami, ginagamit rin naman talaga namin yun. So, parang inisip rin namin yung mga counter na na pwedeng gamitin nun nung healing meta. Healing meta, handang-handa na sila for this second round against Minana. They had their own aggressive twist to it. This time, Pando. Ikaw naman to. Incredible performance. Of course, narinig mo lahat. Hello. Nananatili kang 100% win rate sa season 13. Ha? Kakaldag ka daw, sabi ni Pew. No. Ano yun, Pew? Sorry, Pew. Ano yun, Pew? No. Kakaldag daw siya pag nanalo kami. Sabi ni Coach. Okay. Coach, sabihan mo nga, Coach, na kumaldag. Kaldag na, Pando. Ayun, sabi. Sinabihan ka na ni Coach. Sabi ni Coach mula sa multiverse. Oy! Oh. Oy! Hey. Oy! Nandito si Mami, no? Swerte talaga. Pag nandito si Mami, swerte. Hi, Mami! Oh, di ba? Nanalo ulit dahil nandito ka. Congratulations once again. Hindi lang yung parents ni Pando yung nandito, pati yung parents ni Kyle TZ. Kyle, kanina nakausap namin si Mommy at Daddy. Narinig mo ba yung message nila sa'yo kanina? Okay, andamo nilang, sabi ni Daddy, di daw ganun kabait. Pero pwede na. At sinusuportahan mo nga daw, ikaw na nagpapaaral sa kapatid mo sa college. That's really, really nice. Ngayon, nandito ang iyong parents. Anong gusto mong sabihin sa kanila? They're here to support you. Last time, anong season sila? Nasa season 12, manonood sila. Yeah. Doon pa tayo sa Eastwood nun, di ba? So it's been a long time. So anong gusto mong sabihin kay Mami at Daddy ngayon? Maraming salamat sa pag-suporta mo sa akin simula nung bata pa ako. Salamat sa paghihirap, sa pagsusumikap. Wala ako dito kung wala kayo. Kaya maraming salamat po. Ang cool ng daddy mo, ah. Hinahayaan ka na gawin mo kahit ano. Ang cool niya. Hello, daddy. O, di ba? Nanalo sila. At ngayon, announce naman natin ang ating MVP. And our MVP for game number 2 is none other than Few. Congratulations! Few. Kakaldag daw siya. Kakaldag din daw siya. Ayaw naman niya, pero idea niya yung kay Pando kanina. Hindi, si Coach Ducky na lang daw kakaldag. Si Coach Ducky in Multiverse, ikaw daw yung kakaldag. Ayaw kumaldag si Coach. Coach Ducky, masaya ka ngayon, Coach Ducky? Masaya ako ngayon kasi win streak pa kami. Alam mo, nalilito kami. Kasi parang ano yung pinagbiyak? Ako rin eh. Twins ba kayo? Nabanggit kasi na nanay ko na may kapatid daw ako na hindi ko pa nakikilala. Long lost. Dito ko lang pala mamimit sa MPL. Small world. Long lost brother from another mother in another multiverse. Well, that works too. But of course, Coach Ducky, message mo naman sa lahat ng sumusuporta sa AP Brand. Maraming salamat sa sumusuporta pa rin sa AP Brand. At saka sa lahat naman sumusuporta sa MPL and all the fans supporting their respective teams. So, please continue supporting the MPL. Sana dumami pa yung viewers natin. Congratulations to all of you. Once again, let's give a round of applause to AP Brand. You may now take your bow and take your walk of victory. Led by Coach Ducky and Coach Ducky and the rest of AP Brand. Totoo ba yung nakita ko? Namamalik mata ba tayo, Mara? Well, I guess not. Nahihilo ko. Magkamukha. Kaya pala, kasi double the coach, double the power. Yun nga yun. Tapos nakita lang daw na hindi niya pa nakikilala. But hey, kilala natin ang AP Brand, and that's how they do things. They just roll with it whenever necessary. At silipin natin kung ano nga ba ang analysis ng ating mga casters. Let's go back to them. Casters,
Pasok! Maraming salamat, Mara and Hans, at pati na rin sa dalawang Coach Ducky na nakita natin doon. First time kong makita yon na dalawa silang naglakad sa kanilang walk of victory. Wow! Mula sa double sustain at pati na rin sa Odette, ang ating MVP, of course, ay ang Swan Song himself, si Pew. Grabe. Bago tayo pumunta ka na kay Pew, no? Kung ano, kung minanaibos, may double sustain, may double Ducky. Yung AP Brent, hindi pa sapat yung isa. Hindi pa sapat yung two-time world champion. Kailangan dalawa. Four-time yun. Quick maths. Pero MVP performance coming up from Pew on this Odette. Again, nakita naman natin kanina ang taas ng Odette chance dun sa draft dahil napakalaki ng punish. Dahil kailangan pasukin din talaga ng Minana Evos yung AP Brent by the nature of their composition. Especially when they pick up the Harit, no? Medyo parang inipit din sarili ng Minana Evos sarili natin. Ang konti nung highlights! Kasi tatlo lang yung kills. And hindi naman ako magre-reklamo kahit kulang yung time ko, pero bibilisan ko lang to. And AP Brent, again, with the objective taking na ginawa nila dito, yung objective mindset na si Super Marco ay tower lang ang kalaban, pinush na lang yung towers dito na Minana Evos, pinalate yung resource na pwedeng i-farm for Domeng. In turn, nakuha nila yung map control, wala nang rotation sa nanggaling for Minana Evos, and wala rin naman kasi masyadong pang-engage. Similar to game number 2, yung Akai lang din talaga yung hard CC dito. But again, the very bad side of the composition of Minana Evos here is yung nature lang ng kanilang lineup. Yung gustong gawin ng mga heroes sila is pumasok. And again, wala silang sagot doon sa Odette, especially kapag kinasa na yung Swan Song. Dahil ang dami nilang layers sa kailangan daanan. Nandyan yung Minomon's Fury, nandyan yung Final Slash, and of course, nandyan yung beefy frontline with Kyle TZ. With the support emblem, by the way, and meron pang Oracle dito, additional healing effect, added pa ng movement speed sa support emblem, and of course, Brute Force Breastplate, and again, the raw tankiness of the hero. Wala rin kasi masyadong burst damage for the Fretrin. Kayang-kaya ibalik ni Kyle TZ yung kanyang buhay with the Appraisal Strat. Although one time dito mamaya Appraisal Strat versus Minana Evos, kaya siya napatay. And looking at the damage dealt here, 48.7k done by Pew, and 114k yung tinangke ni KZ, just because of the fact na walang makalap, walang ibang makalapit sa kakampi niya. Nagtry naman si Kirk na puntahan yung CC sa may backline. Unfortunately, naramdaman niya yung concert ni Pew. Bihira kumonsert si Kapitan. A man of few words, no pun intended. A man of few words indeed for AP Brent. Tamang trabaho lang, and siya pa yung pinakamataas damage na del dito. Super Marco with 29.2k. Karamihan dyan yung mga torn apart memory na may random lang na tinatamaan. Pero tori lang din talaga yung kalaban dito ng AP Brent. But again, Minana Evos, they did try. Unfortunately, just with the virtue of the draft, lane matchups and teamfight composition, medyo lugi na lang din talaga sila sa AP Brent. It didn't even matter kung ano yung naging rotations dito sa early game for AP Brent, just because of the fact na walang playmaker sa composition dito ng Minana Evos. And you know, natural state ng game na habang tumatagal yung game, AP Brent would just naturally just win out. Wow. And